ipapakita ko lang ulit sa inyo yung continuation ng ano, yung pagkuha ko ng visa ko nun sa immigration na extension visa. Tapos, nag-antay ako ng 3 weeks bago na-receive yung ano, bago na-receive yung letter ng galing immigration. Yan, papakita ko sa inyo kung paano yung letters at paano dumating letters at saka yung paano dumating yung visa. Na yun na yung ano ngayon, yun na yung bagong ano nila ngayon, way ng pagkuha ng extension visa. Wala nang pupunta sa ano, sa immigration office, kundi lahat ano na siya, by appointment or drop in lahat na. Wala nang pupunta sa immigration, lahat na lang ipapadala ng mga letters, tapos pag-pay ng ano ng visa is 7-Eleven and through bank to bank pa rin, ganun. Okay lang. Kaya ako 7-Eleven yung ginawa ko. So yun lang guys. Ngayon papakita ko sa inyo yung mga letters na pinadala ng immigration. Hello guys. Ito yung ano, yung continuation ng pagkuha ng ano, ng extension visa sa Hong Kong. Nung nakaraang ano, pumunta ako ng immigration para kumuha ng form para sa extension visa na naman ulit, kasi 1 year lang yung binigay na extension noon. Ngayon nagpa-extend na naman ako kasi nga hindi pwedeng umuwi ng Pinas dahil sa pandemic. So ito na yung na-receive kong ano, na-receive kong letter galing sa immigration. After 3 weeks, ito, pinadalhan ako ng letter. And then, may ano dito na nakalagay na magpipay siya ng for visa. So, ito na yun. Ito na yung letter. Tapos, andito din naka-attach yung papaano bayaran yung visa. Ito yung slip niya, tapos babayaran niyo na lang sa 7-Eleven. So ito na nga yung payment ko sa 7-Eleven. Bali top up lang siya. Tapos makakapag-pay ka na doon sa immigration. So ito na nga. After a week, bali 3 weeks ko ito bago na-receive. And then, after ko naman siya bayaran sa 7-Eleven, ito naman siya dumating. Ito yung visa na talaga natin. Visa sa Hong Kong. Ito yun siya. Ito na yun. Ito na yung visa na pinadala ng immigration. Tapos, tayo na lang yung magdidikit sa passport. Ito yun, ito. Ito yun siya. Ito na yung visa. Ayan. Ito na yung visa. Ayan guys. After a week mo nabayaran, papadalhan ka ulit ng letter ng immigration para sa visa na. So, ito na. Kompleto na. So, ito namang panibagong ano, visa na ano, 6 months lang ang binigay ulit. Tapos, magre-renew ka na naman ulit hanggang sa matapos yung kontrata mo. So, itong ano na to, i-attach mo na lang sa passport mo. So, it can... Tayo na ang bahalang mag-attach sa passport natin. So, ito na guys. Ito yung passport. Tapos, meron din silang in-attach na kung paano mo i-dikit sa ano mo, sa passport mo. Yun ang bahala kung ano yung paano yung i-dikit. Andito na yung guidelines sa ano, pagdikit dito sa passport. May ako na ano yun para maayos ko yung pagdikit. Yan lang po ang ano ng ano, pagkuha ng extension visa para sa
taga Hong Kong. Salamat, salamat guys. Thanks for watching. Bye-bye.